Magandang araw sa inyo mga kasabong. So welcome ulit dito sa YouTube channel natin na Lorgies, ano? So I know paganda ng paganda ang laban, paganda ng paganda ang sabong, pagaling ng pagaling ang mga stags, and nandito na tayo ngayon sa November, middle November na. So kasagsagan na to ng mga national derbies. So nung mga unang labanan sa online sabong, ito yung mga inabutan natin na early bird local derbies. Pero itong November hanggang December, ito ang pinakamaraming stags na banded ng national. So dito, siksik ang labanan, at talagang makikita natin dito, magsushowcase talaga dito ang pinakamagagaling na breeders dahil sa lalaki ng premyo. So talagang exciting, nakakatuwa, ang sarap manood, kasi talagang, kumbaga, if passion mo talaga ang manood ng laban, dito mo talaga siya makikita, ano, sa online sabong, special dito sa pasabong ng grupo ng ating idol na si Idol Atong Ang. So talagang real quality fights. So ngayon, meron silang iba-ibang derbies, merong 7 stag derby. Of course, nag-umpisa to sa konsyerto, ano? So sa konsyerto, nag-umpisa, sumunod yung staga ng bayan, mga big event derbies. At ngayon, andito na tayo sa Master Breeders Cup na mga elimination and semifinals. So, ang i-discuss ko lang sa inyo today is different game plan, different strategy sa different derby. So, sa nung nag-umpisa ang tawag nito, nag-umpisa ang konsyerto, mahirap pumili sa una kasi nalilito tayo, nagbabase tayo sa score, which is mali kasi house fights yun eh. So, kumbaga, nakuha rin natin kung paano tumaya doon. So, kumbaga, talagang kikilatisin mo kung sinong malaki, magulang, gising na manok, sila talagang pamamalo. So, nakuha natin kung paano ang game plan doon para manalo. So, pangalawa naman, nagkaroon na ng mga big event derbies. Yung mga big event derbies, nakuha na rin natin ang game plan doon kung paano manalo. Which is yun nga, susundan mo lang yung mga breeders na nag-field ng entry na umi-score at that night. Not necessarily umi-score pero... hindi convincing, pero umi-score na talagang very convincing ang palo. Fighting style, bilis pumatay, diskarte, power ng palo. So yung mga ganun, nasusundan natin, na-observe natin yun. So from the beginning, na-observe natin. So pag tumaya tayo, pag pumasok tayo sa kalagitnaan, alam na natin ang tatayaan natin. So somehow, nagko-contribute sa lamang ng panalo. Tapos alam natin na may peak saka off-peak. So, pag sabing pick, yung sunod-sunod ang pili mo na puro panalo. So, pag nakasunod-sunod ka ng ilang beses, asahan mababaliktad na yan. Kasi walang forever. Walang forever. Okay. So, ngayon, dito naman tayo. So, after ng big event derbies, eto na, nagkaroon ng staga ng bayan. So, ang game plan sa staga ng bayan at sa Master Breeders Cup na 3-stag elimination is almost the same. Ang problema lang kasi, dito sa staga ng bayan, 6-stag derby to. So, kumbaga, mix ang strategy natin ng nanggagaling doon sa strategy natin sa big event derbies at saka strategy natin sa mga regular na laban. So, the reason why mix siya, kasi unang-una, of course, titingnan mo pa rin ang consistency ng palo ng kada entries kasi anim na manok yun eh. So, kung mapanood mo ang dalawa na convincing, kumbaga, somehow, you can have an idea na yung apat pa nilang remaining could be a good one. So, ini-establish natin ang pattern na ganun. But of course, hindi tayo magiging complacent kasi alam naman natin, lahat naman niya nag-handa, lahat magagaling. And since six stag derby yan, so yung mga nagpapasok dyan, hindi rin natin kabisarin, hindi natin kilala. Hindi natin alam ang pangalan, hindi natin alam ang records ng mga manok nila. So somehow, we are blinded. So, isa sa mga gauge natin is yun nga, panoorin natin kung gaano kabilis pumatay yung mga manok nila, yung performance nila. At kasi nga, hindi natin alam. Hindi mo alam kung off ang manok nila, hindi mo alam kung ang cockhouse nila, aircon, or baka baguhan lang sa aircon, or minsan naman, huli nang dumating, napapakakhouse sila doon sa labas. E pag umulan, sa labas ng venue, so pag umulan ang husto, patay na. Talagang mababasa ang manok nila, mahihirapan umangat kasi medyo mag-absorb ng moisture ang featherings niya. Eh. So, kumbaga delikado. So, ito, dito tayo, ang pag-uusapan natin is Master Breeders Cup Elimination.
So, ako nga, sabi ko nga sa inyo, ang game plan ko is designed para sa big event derby. Of course, nakuha ko na rin naman yung para sa konsyerto sa Staga ng Bayan. Somehow, nakakuha ko na siya, pero hindi ko pa masasabing kaya ko. So, ngayon, for the past few days, sabi ko, how can I win dito sa elimination ng Manila Breeders' Cup? So for the past few days, nagtaya-taya ako paunti-unti, talo-panalo, and then eventually nagawa ko siya sunod-sunod 3 araw. So sabi ko, nare-record kong data ko na yun eh. So anong mga nag-contribute na factors dun kung bakit ako nanalo ng 3 beses? Although maliit lang naman kasi nga hindi ako nag-expose ng pera pag ganyang inaaral ko pa lang. I just want to have fun out of doing it. And then gusto ko lang na maaral talaga siya, ma-document ko yung lahat ng mga data na kailangan ko. So, for me to convince myself na talagang papwede ang strategy na to. So, ngayon, ang ginawa kong strategy, hindi ako nagbase sa score. Una, tandaan nyo, hindi ako nagbase sa score. Pangalawa, hindi ako nagbase sa breeder. Ang ginawa ko, pagpasok pa lang ng manok, tinitingnan ko talaga ang manok. I don't care kung perfect 2 points ang isa, perfect 0 ang isa. I don't care. So makikita mo talaga. So pag makikita mo, pag nilapag ang manok nila, pinasok pa lang, makikita mo ang manok na medyo gising, laging heads up, nalalaki ang mata, makintab ang balahibo. Tapos pag naglalakad, you will see the power in them. Unlike nung iba, na makikita mo, parang nakayuko ang leg lagi, parang impis ang katawan. Kasi nga, it all boils down sa pointing. It all boils down sa pointing kasi iba-ibang venue, iba-ibang lugar, may mga bumiyahe, may mga nasira ang manok sa biyahe, may mga nasira ang manok sa aircon, we may never know. So, yung mga problema na yun, magmamanifest yun pag nakita mong manok, pag ipinasok na sa gradas. So, slightly, very slight ang difference, pero makikita mo pa rin somehow. Pag may trained eye ka, makikita mo na pag pinapalakad sila, either gigiri sila or hindi sila kumikilos, tapos meek or parang naliliit. Tapos ang iba namang mga nakakapag-adjust, sila yung parang yung machismo nila, they're well-developed. Tapos talagang matitika sila tumayo, ganyan, nakatingin ng masama, nalalaki ang mata. Tapos makikita mo yung paan nila, medyo talagang, alam mong may power. So, isa yun sa mga tinitingnan ko. So, I don't care kung pangit ang score. So, somehow, nagagawa ko siya. Nakaka-apat na sunod ako, 5 sunod, tapos matatalo ng isa, nakaka-3 sunod na naman. So, kumbaga, using that analysis alone. So, again, let me repeat. Dito sa Master Breeders' Cup, ang strategy natin dito is talagang yung trained eye mo para magkilatis. Fundamentals. Tingnan mo kaagad, sundan mo kaagad ng mata mo pagpasok. Paglapag pa lang, sa lupa, galing sa pinto, tingnan mo kaagad. Lahat ng information na pwede mong makita, lahat ng data na pwede mong makita, is i-combine mo para ma-convince ka na pwede nga siyang tayaan. Kasi yun nga, yun ang ginawa ko for the past few days. I'm happy with the result na sabi ko, it might be a sound game plan. I mean, that works for me, ha. Katulad ngayon, at ngayon is 6 a.m. So inubutan ko ng 4 a.m. ang labanan. So, pa isa-isang 1,000 lang. So, nanalo ako ng 6,900 or almost 7,000. So, that's good enough for me. That's good enough for me. Kasi regular naman ang 4 a.m. ang gising ko, yun ang body clock ko. So, that's good enough for me. So, tandaan nyo lang guys, na sundan nyo lang lagi ang manok na papasok. Tingnan nyo yung gising. And ito, be very particular sa off colors. Kasi minsan, I mean, madalas ginigirian talaga ang mga off colors pagdating dito sa mga derbies na ganito. Kasi nga, hindi naman lahat nakakapag-breed ng off color. Hindi naman lahat may luxury of time para mag-train ng off color na manok sa manok nila. At saka sa pointing pa din, minsan pagbasa ang manok, gigiri talaga yan. So, lamang ang off color. So, makikita mo. At saka ito, special tip. Pag pinapalakad ang manok na off color, either puti man yan puting man yan o kaya tawag dom. Pag bilog na bilog ang katawan nila, parang makikita mo na hinihipo ng hawak ang laki, ang tigas. I mean, ang laki, ang kapal ng katawan. Mamamalo talaga yan. Kasi yan lang yung way nila para ma-extend nila fully ang paa nila para makapagbigay ng power punches pag namamalo sila.
So kailangan buo ang katawan nila. Pag medyo nakikita nyo medyo manipis ang katawan nila, pinapalakad, tapos medyo ang pakpak, medyo ano, alam nyo hindi maganda ang pakaramdam dahil pinigaan ng husto yan. Either pinigaan ng husto or hindi ganong nabigyan ng katawan during conditioning period. So, yun lang yung mga abangan nyo. At ako yun din ang ginagawa ko. Ito, basta kung sana, kung trained na yung eye nyo, makikita nyo yung mga gising na manok. At saka ito nga, syempre, lumalamang pa rin ang mga medyo a little bit aggressive fowls, kagaya ng black gray, hatch gray, at saka hatch. So, lumalamang sila kasi nga, when all things are equal, they have the power and speed. So, pag nagyagyagan kayo, nagpaloan kayo, nagsabayan kayo, lalamang sila. How much more kung abang sila tapos nakauna sila? So, talagang kawawa. At saka, hindi sila nangungulay. Ah. Bihirang-bihira ako nakakakita ng mga itim, hatch, o kaya hatch gray, o talisay na manok na itim ang paa, na nangungulay, na gumigiri sa off color. Of course, except dom, sometimes, pero bihirang-bihira ako makakita. So, ibig sabihin, galit sila sa off color. So, pag sila ang naglaban, it's equal. Kasi galit sila sa off-color. Gusto nilang paluin ng off-color. Kaya nilang patayin ng off-color. Kasi nga, wala silang hesitation. So, yun lang lamang ng mga ganong bloodlines. So, yun lang guys. Basta ito, recap lang natin. Talagang silipin nyo mabuti yung dilat na dilat ang mata. Gising na gising. Pag naglalakad, mayabang, nakataas lagi ang ulo. Tapos, medyo may katawan. So, makikita nyo yung sapa eh. Makikita nyo parang dehydrated or dry na manok. So, yun lang. Observe nyo lang yung ganun dito sa Master Breeders Cup ng mga elimination at semis. Kasi exciting ang labanan na to. So, hanggang dito na lang guys. And shoutout nga pala sa mga players ko. Si James at saka iba pa. So, happy sabong sa inyong lahat. At sana tuloy-tuloy ang paglalaro natin at manalo tayo. So, sa mga players na mga gusto pang mag-register, i-PM nyo lang ako sa ating Facebook account para pag naglalaro ako, dinideclare ko rin doon ang game plan ko para kung sakaling manalo, masundan. Kung matalo, sabay-sabay tayo. So, i-PM nyo lang ako, Marcus Aquiles sa Facebook. O kaya naman, i-like nyo ang page natin na Logis kasi gumawa tayo ng page. So, doon mag-a-update tayo. So, hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong lahat. Merry Christmas!